Viva Hatay! Isa rin si Katya Santos sa mga orihinal na miyembro ng all-female sexy group na Viva Hot Babes. Ang bentahan nila kasi sila yung parang dissenting sexy stars, di ba? Viva Hot Babe na kumakanta, Hot Babe na magaling umarte, Hot Babe na may pang-akit. Ay, Diyos ko! Kung kayo talaga mga polis, nako, wala nang kriminal. Yung Viva Hot Babes, gaanong kalaki yung tulong nun sa career mo naman? Malaki din eh. Kasi talagang nag-combine lahat eh. Parang boom, nagulat lang lahat ng tao sa grupo namin. Isipin mo, isa pa nga lang na maghuhubad, diba? What if walo pa kami maghuhubad? Correct. So, na lahat yan, walang arte. Hubad lahat. Ikaw na lang aalis kasi may hiya ka. Perfectionist. Uh-huh. Uh-huh. Lahat perfect. Siyempre, kapag may isang nag-camera, ano na yun eh, kapag sa ikahihiya din ng group ko yun. So we want that space for the group. Pero pag-amin ni Katya, kung minsan, sila-sila mismo magkakagrupo, nagpapatalbugan. Sa babae. Normal, may mga magkakaaway, may mga nagpapaprimadona, may mga nagiinarte, may mga ayoko gawin yan, ganyan. May mga ganun, oh, kailangan lahat sa talento, may magbuboots, may ganun. May magpapaiba. Ginawawala yung competition. Kahit sabihin mo pa, they are friends, kunyari. Pero behind their backs, meron din mga taas na nagtinag yan. Parang, nag-ano din talaga, I am prettier, I am sexier, I am more alluring. Ganun din yan, di ba? Anong mahirap sa pagiging isang sikat na sexy star, lalo na nung panahon? Well, hindi natin maiiwasan talaga yung mga number one stereotype. Sa lahat ng tao, mapa-social, mayaman, mababa, stereotype ka nila eh. Ay, bold star yan. Siyempre, masakit yun sa amin kasi for us, Hindi naman ganun yung title eh, di ba? I mean, maybe naghubad kami, but we're still an actress. Madalas din daw makatanggap noon si Katya ng mga indecent proposal. Hindi naman talaga maiiwasan. Meron naman din talaga. But as much as possible, I maintained talaga na ayoko na madikit yung pangalan ko sa ganun. Pero makalipas ang ilang taon, ang ibang mga miyembro ng Viva Hot Babes, nagpa siya ng lumagay sa tahimik. Bakit nagkahiwa-hiwalay ang Hot Babes? Hindi naman kami talaga tumigil. It's just that, yung mga ibang kasama namin, nag-asawa na, nasa ibang bansa na, so settled na sila. Pero meron pa rin kami nandito na natira na we're still visible. Lumalabas pa rin kami, not on TV, but we still do shows out of the country, out of town shows, like mga... Until now, yes. Right. Anak, you can't move here all day dahil lang sa nangyari. Kaya ikain na lang natin. Sa ngayon, graduate na nga rin daw si Katya sa pagpapaseksi. Salamat, Mommy. Katunayan, ang papel niya sa remake ng soap opera na Villa Quintana, ang pagiging isang ina. Eh ano naman kung hindi ka Quintana? Anak kita at yun ang mas mahalaga. Do you miss the old Katya Santos, the roles that you used to do before? Well, hindi naman sa nami-miss, but minsan, looking back, nakaka-miss yung, hindi yung pagpapasexy, yung grupo. Yung kaming magkakasama, yung trabaho, pero yung pagpapasexy nga kasi talagang nag-graduate na ako dyan. At maski nga sa tunay na buhay, si Katya, isa na rin palang ganap na asawa't ina. Noong isang taon lang, ikinasal si Katya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Antonio de los Reyes. What attracted you to him? At ano sabi niya? Ba't naging mutwa? Suplado kasi siya. Kaya, gusto na suplado. Attract ako sa ganun. Sometimes kasi tayo, di ba, hindi naman yung looks palagi eh, di ba? Not the physical appearance. It's, ako kasi conversational din. Kung nakapag-usap tayo, jive tayo sa mga pinag-usapan natin, okay ako sa mga ganun. And number one, gusto ko yung magaling magsalita. Yung very, maarte yung salita. We have a lot of things in common kasi. And we like doing the same thing. Yes. That attracted me to her a lot and she's very down-to-earth talaga. Pero bago pa sila ikasal, buntis na pala noon si Katya.
1-year-old na ang kanilang baby na si Tala Maria. What's the best thing about being a mom? It's very rewarding. Every day, I am so excited to wake up seeing my daughter with me. Masasabi ko na mas nagkaroon ng direksyon yung buhay ko nung nagkaanak ako kesa dati.